So, yan. At first, papakuluan muna natin itong egg ng isda. Yan yung itlog ng isda. Pakuluan natin ito. Nilagyan ko ng sili, ay ng, ano, luya at saka asin. Kung mayroon po kayong lemongrass, much better. So, wala po kasi akong available na lemongrass, kaya luya at asin. So, yan. Pakuluin lang natin ito para mawala yung konting lansa ng itlog ng isda. So, hi guys! Ito ulit si Ma'am Chicons para sa isa na namang masarap na recipe. Itong recipe ko ngayon ay medyo may pagka a little bit exotic. So, at first, lalagay ko yung ayan, ginger. Magsusutay ako ng ayan, ginger. Then, next natin ang onion. So, pagkasabayin ko na yung garlic at saka onion. Yan. So, sabay ko na yung garlic at saka onion. Itong onion chives. So, siguro may idea na kayo. So, ito ay isa na namang Asian recipe. Commonly, Southeast Asian daw na recipe na mapapanood, nakikita nyo sa mga Vietnamese, Cambodian, Thailand, tsaka Pinoy. So, mag-a-add na ako ulit ng ayan, green chili o jalapeno. Ang bango. At ilalagay na natin itong ating main ingredients. Ito yung itlog ng isda. Or sa Bisaya yata is bihod. Yan. And then fish. Yan. Fish roe. Itlog ng isda. So, yan. So, hindi natin pwede siya masyadong haluin kasi nga madudurog. Kung gusto niya yung buo na consistency nung itlog. Yan. Kasi may recipe na dinudurog to. So, sa isa kong gagawing recipe, dudurogin naman natin siya. Pero this time, buo ito. Ayan. At i-add natin ang, ayan, ang red na chili. Red hot pepper. Red jalapeno. Add na rin natin ang celery stalk. At lalagyan din natin siya ng konting water. Lalagyan natin to ng ayan, chili powder. So, ginamit ko ay Korean chili powder kasi medyo manamis-namis at hindi siya gaanong ganong kaanghang. Ayan, then haluin ng bahagya kasi matigas naman na yung raw o yung itlog. So, yan.
para mag incorporate yung ibang yung lasa. Ayan, so balik-balik ta rin lang ng konti. Ayan. Sa tingin nyo, eh, parang kukonti yung pinaka-soup niya, add tayo ulit. So, yan, dahan-dahan lang para matansya nyo yung sabaw o yung nagusto nyo. Tapos, mag-ano tayo ng, ayan, ground black pepper. Siyempre, alam nyo naman, yung recipe ni Ma'am Chicons, hindi po pwedeng walang black ground pepper o black pepper kasi laging kasama yan sa aking mga recipe. Medyo matabang, kaya mag-ano ko ng konting fish sauce. Konti lang. And then, ilagay na natin itong ating yan. Celery leaves itong gamit ko. Pwede rin kayong gumamit ng coriander or kinchay. Yan. So, kung ano yung available. Or basil. Siguro mas masarap yung basil kasi minty yung lasa, yung flavor niya. Tsaka yung aroma. Kaso walang available na basil. So, itong celery leaves tsaka celery stalk yung ginamit ko. Ayan guys. So, eto na guys. Luto na yung ating fish roe. Or yung bihod sa Bisaya yata yon, sa Tagalog is itlog ng isda, sa Ilocano di ko alam, so comment down below kung ano yung tawag nyo dito sa itlog ng isda. So correct ba yung bihod sa mga Bisaya? Yan, sana po nagustuhan nyo itong ating recipe for the day. Ayan. So, ito ay nakita ko sa mga Cambodian, Vietnamese, at Thailand. Siyempre, ayan. Iyan yung way of kanilang style of cooking na ngayon ay pwede rin nating ano bilang Pinoy recipe. So, hanggang sa muli. See you next time. See you sa susunod nating interesting video. And don't forget to like, share, and subscribe. Ma'am Chicons Daily Habits! So, ito guys. Ping, 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 ping natin na yan. So, ito na yung ating plating. So guys, thank you for watching. So ito na yung ating finished product na fish roe recipe.
So guys, ito yung itlog ng isda. So, tuturugin ko lang siya. Then, pipigaan ko to ng calamansi. Ayan. O, any citrus. Pwedeng lime. Pwedeng lemon. Para yung lansa. Satay-satay lang natin tong ating garlic at saka onion. At kapag ka mabango na, okay na siya. So, pwede nang ilagay yung another na ilalagay natin. At ilalagay na natin tong ating itlog. Ayan. Yung itlog ng isda. So, yan. Ito na yung after nating masute itong kanang itlog. Itlog ng isda, rather. Ayan. Ito na siya. Sinalin ko siya dito sa bowl. Yung iba, pwede rin naman itong hindi isute or ilaga muna. Yun. Mas okay. O, steam nyo. Ayan. Tapos, lalagay na natin itong onion chives tsaka yung jalapeno, yung green chili. And then, ayan yung grated onion natin. Tapos, yung ating, ayan, tomato. Ayan, then mix, mix, mix. And then, lalagyan natin ng egg. Bati tayo ng egg. Ayan, one hand lang po. Ayan. And then, mix natin to. Taktakan natin ang ground pepper. Yan. Siyempre, hindi kompleto yung ating recipe kapag walang ground pepper. Ayan yung sikreto ni Ma'am Shikon. Tapos, ayan, lagay natin ito para matansya ko. And then, lagay tayo ng salt. Buo yung aking, ayan, so guys, ito yung aking salt. Ayan, kulay pink. And mix, 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 mix well. At imekos, imekos na. At itong pinagputulan natin ng onion chives.
itatanim ko siya. At maglalagay po ako ng breading mix. Yan. So, prepare ko yung breading mix kasi templado na. Pero pwede rin yung all-purpose flour. So, I use garlic. Itong crispy pie garlic. Yan. Para yung flavor na garlic. So, wala kasi akong garlic powder. Yun. Kaya ito yung ginamit ko. Para parang kompleto na siya. And then mix. At ready to fry na siya. So, yan yung ginamit nating frying pan kanina. Mainit na. May cooking oil na. So, pwede na nating ilagay itong ating So, yun yung sikreto kasi hindi ako marunong mag-flip top. Ayan. So, yun lang yung ginawa ko para ma-taob siya. Ayan. Na hindi masisira. Pero, nasira pa rin konti lang. So, yan guys yung ating omelette na itlog ng isda. It's another interesting recipe. So, yan ay experiment ko, guys. So, luto na yung aking omelette. And that's all for the video for today. Thank you for watching. See you again. This is Mom Shikon saying bye-bye and hope you like my recipe.